Welcome po sa channel ko, Moto Job. So, magbo-vlog po ulit tayo. Bago po natin simulan, ito po ay YSS, no? Bago po natin simulan itong vlog na to, gusto ko lang po magpasalamat at sa lahat ng mga sumusuporta, lahat na sumusubaybay, tumatangkilik po sa ating YouTube channel at tumatangkilik sa ating trabaho. At sa mga nagtitiwala, maraming salamat po at gusto ko lang po i-share sa inyo na monetize na po ang ating channel at pwede na pong magkaroon ng barya-barya. So, maraming salamat po sa inyo kung wala po sa inyo at hindi po natin ma-achieve to yung mga ganitong accomplishment. So, naabot man ng 1 year pero nakuha rin sa tiyaga at sa patuloy na pagsusuporta natin, nakamit din ang ultimate goal na ma-monetize yung isang YouTube channel kasi syempre doon po pumapasok yung pantanggal pagod pag tayo ay nagkakaroon na ng kahit papaano konting income doon sa pinagtatrabahuan natin. Syempre nakakatanggal pagod po yun, maliban po doon sa higit sa lahat yung mga comments nyo at isuporta nyo, yun mas lalong mas lalo pa tayo sumisipag dahil dyan. Anyways, kung bago po kayo sa channel ko, please do subscribe. Subscribe, follow. Follow my page po pala sa FB. Pa-like and follow. Dito sa MotoJob naman sa may YouTube, pa-like and share and subscribe na rin po. Pa-hit ng notification button para ma-update po kayo sa mga bago nating videos. Ito po tayo sa YSS na pang NMAX po. Ito, YSS, pang NMAX siya. So, itong suspension na po ito, nadala na po na sa ibang gumawa. So, ibig sabihin, na-repair na po ito. Dinala po sa akin kasi nasira po ulit at kailangan na po nating ayusin. So, yung mga niretoke ko po, ito. Ni-revolve po ito kasi ang revolve po, ang valves po niya, sira. Ito po, naka-revolve na. Makita nyo po, iba na siya. So, papakita ko po sa inyo yung isang side. Kasi NMAX po ito, dalawa. Ito po yung piston. Yan. Ng isang side. So, kung makikita nyo po, ayan po yung original na punch. Yung sa akin po, cross. Yan. Sa kanya, nakabarena. Ginawa ko rin ito before kasi medyo nahirapan po ako dito na ipalapatin. So, palit po ako sa crisscross, sa cross. So, makikita mo, kaya po natin ni-revolve kasi sabog po valvula na ito. Ayan po, kung makikita mo, ayan, mayroon po siyang epoxy. So, ang naging solution nung unang gumawa, nilagyan na lang ng epoxy yung butas kung saan nasira na yung valvula or yung shim valves. So, ang nasirang shim valves po ay ito. Ayan po siya. Makikita nyo, basag po. Tapos yan pa po yung epoxy na nilagay. So, binaklas po natin tong assembly. Binaklas po natin, and then nagpalit po tayo ng shim valves. Ang pinalit po natin ay, ito po. Ito po siya, ito po yung pinalit natin. Dalawa na po yan. Galing din po ito sa ibang suspension, mas matigas po. Yan. Kung makikita nyo, mas makapal. So, makapal siya, no? Yan. Yan po ang ating pinalit. So, ginawa ko pong double para mas matibay po, double shims. Kasi, una po, single shims. Ginawa kong double para mas matibay, para hindi na po prone sa basag. So, ngayon, lalagay muna natin dyan. Nakikita nyo po, ayan na po siya. Buo na. Tapos, dalawa po yan. Ayan. So, yun po yung mga modification natin. Yung pagpapalit po nito, meron po tayong video. Check nyo lang po. NMAX PCX po yun. Nagawa ko na rin. Pinalitan natin. Step by step po yung kung paano natin binaklas at paano kinabit. Kasi, ginagrinder lang po yan. Kasi, hindi po siya thread type tulad ng iba na may nut. So, kalkalin nyo lang po yung mga videos natin. Makikita nyo po doon. PCX NMAX revolve po. Kasi, revolve po talaga natin yan. Inulit at inayos natin yung valve system. So, ayun po. So, itatabi ko lang to. So, sibubuin po natin yan. Next po, ang isa kong ginawa,
Ito po, pito. Maglagay tayong pito. Supposedly, wala pong pito yan. Kasi ang original po niyan ay parang ganito. So, YSS naman po ito na ibang model. Ayan lang po siya. Ganyan lang po. Diyan po pinapasok yung special tool para magkarga ng bladder. So, ang ginawa po nila, eh, nung kinakalas po siguro nila, hindi nila maikalas. Ang ginawa, eh, binutasan. So, ayan po. Binutasan nila, nilagay ng thread, at nilagay na ito. Kasi ang problema po, non-working na si bladder. Kasi hindi mo na malalagyan ng hangin eh. So, pangit po yung dumping. Ayan po. Pangit po yung dumping kasi non-working na. Wala nang dumping. Puro spring na lang. Hindi na tumutulong yung bladder para sa spring. So, ang remedyo po na ginawa ko para magamit pa kasi wala pa akong available na ganito na para ipalit sa kanya. So, ang pinaka simpleng solusyon ko, eh, nilagyan ko po neto, pito. Ayan. Ayan po siya. So, dyan tayo magkakarga ng hangin. So, ayan po, naikabit ko. Ito po yung loob. Ayan. So, magiging working na ulit po ang bladder. Kasi malalarga na natin siya ng hangin at maging maayos na yung dumping. So, yung dumping po, yung pagbaba ng shocks, no? Rebound po, yung pagbalik. So, ayan. So, ang isa pa po na ginawa natin dito, eh, naayos po natin to. Ayan po. Ayan. Yung oil seal po, kasi ang ginawa po nila dito, para mabuksan, parang ganito po siya. Ayan. Parang ganyan, ginrinder po nila. Ayan, yung grinder, ito, hindi lang tinuloy nung may-ari. Sa ginawa, napunta na sa akin. So, waiting for parts out na lang to. Kung ano pa dito ang mapapakinabangan ko. Kasi yung rod nito buo pa. So, ito po. Nangyari. Ito po siya. Yung oil seal po na to. Eh, nakapatong na lang po dyan sa ibabaw pantay. Nakaipit lang po siyang ganyan. Ganun po yung ginawa nila. Yan. So, open na lang po yan. Hindi tulad po ng ganito. Yan, ganito siya dapat. Ngayon, wala na rin po itong bakal na to. So, ito, fabricated po na po yan. Ito na po yung sa isang side. Yung pinabricate ko. Yan, fabricated. Para magawa po natin na mabalik sa dati at nakapatong yan dito sa oil seal. Nakaganito siya. Yan. Tapos nakapasok dun sa loob. Ngayon, di ba po, pantay to. Pantay yan eh, nung una. Wala po yan. Tapos, pinitpit lang po nila dito sa gilid para hindi matanggal. So, yung ginawa ko po, nagbawas po ako ng konti sa oil seal. Numipis po ako para magkaroon po ako ng ilang mm dito na pwede ko itupiin at mabalik sa original, gaya po na ito. At malalagyan ko pa rin po nung itong spacer. Yan, kasi ganyan po ang original. So, kahit makikita nyo naman po yan sa mga ibang videos ko na ginawa, nakaganyan po siya. So, sa oil seal naman po, yung ginawa natin, kasi ang nilagay po nila dito, eh, o-ring. Ayan po, o-ring. Ito ang nilagay nila dyan. So, sa ating ginawa natin, binalik po natin sa spring. Pagkitan natin ng spring, pinahigpitan natin, pinalambot din natin yung, tinrit natin yung oil seal para lumambot. So, ibabalik po natin dito. So, ayan na po siya. Buhuhin. So, ayan po. Ayan. So, medyo malaki lang po ng konti ang inabot nito sa dami ng mga inaayos natin. Kaso, wala po tayong magagawa. Bubuhayin po natin yung nasira at nasirang suspension. So, ganun po talaga. So, ayun po. Ang gagawin natin, i-run through ko lang po yung paggawa nito para makita nyo. So, assemble na natin siya since naisa-isa ko naman na yung bawat parts, yung mga ginawa. Ilalagyan lang po natin ng grease. Pondo lang po ito. Babasain natin ng langis dito.
Tapos ilalagay po natin 'to. Tapos papasok po natin siya dito. Ikot lang po natin, no, follow yung sa thread kasi para hindi po masugatan yung oil seal. Okay, dito po sa akin, mas as possible po, ibabalik natin sa dating alindog niya o mas mapaganda pa. Kasi merong iba, or di man mapaganda, ibig sabihin, maibigay ko yung hinahanap ng customer na play. Kasi bawat customer po minsan, iba-iba, gusto nila malambot, gusto nila matigas. So, yun ang kinukonsider natin. May mga suspension na pagkala ang design niya, malambot talaga, meron naman na matigas. So, yun ang inaano natin, kinikater natin, na maibigay natin yung gusto nila. Pag hindi sila satisfied dun sa current na laro ng suspension nila. At kung may issues, may sira, ayusin natin. Tagas. Sa oil seal naman po, may mga nagtatanong sa akin. Sa mga next videos ko po, may mga videos ako na papalitan ko ng oil seal. Meron pong dual oil seal kit ang ilalagay ko. At meron naman na halos parehas ng original na oil seal. Kung ano itsura ng original na oil seal, yun mismo ilalagay natin. Kasi meron na po tayo nun. Pero syempre depende po kasi kung depende sa milyahe ng suspension nyo, kung bago naman yan at sariwa pa bagong bili at saglit pa lang ginamit at tumagas, usually po nyan sa spring damper lang po ang problema, sa spring garter lang po ang problema, lalo na kung nakarga nyo ng mabigat, nabanat yung spring garter. So kailangan lang ayusin ang tono at i-adjust ng spring garter para hindi na po tumagas ulit. Kasi kahit i-adjust natin spring garter at hindi na itono yung spring sa tamang tigas, sa tamang bigat na binubuhat niya, magtatagas at magtatagas po ulit. So ayan na po. Kakarga natin. Langis po na gagamitin natin dito, LP Racing fork oil base po. So makapal pa po ng konti sa LP Racing fork oil to kasi pinakapalan ko pa. So, ayan. Natin. Bleed lang natin para yung hangin matanggal sa baba. Ayan. Apo, makita nyo, lumalaban na po siya. Hindi siya lugaw. So, ayan. Napakaganda na ng hydraulic system niya. Kasi nga po, na-revolve natin. So, dumping nito maganda rin. Punuin lang po natin. Lalagay ko po ito. Itong proseso ko po, ito po talaga sinusunod ko. Kasi meron po dyan, meron naman po sa iba, kasi hindi naman po natin makaila, meron na rin ibang gumagawa na ito. So, sa akin po, dito ko po talaga kinakalas ko po lahat, lalo po dito sa G-Series. Kasi, kung dito ko lang po bubunutin lahat, malalagay po sa alanganin yung rod po natin. Kasi, nandyan po siya eh. Pag binalik natin, dyan tayo naglagay ng hangin, tapos tutupin ulit natin, pwede po malagay sa alanganin yung rod. Kahit sabihin mo, sinapinan mo. Unlike po dito, magagawa po natin ng malinis, at sigurado na hindi magagalusan yung rod.
pakita ko ulit. Magagawa po natin na mas malinis yung pagsarado po dito. Ayan po. Malinis po siya. Gawa nga po, nung sinarado ko po yan, wala pa po yung rod. Kung nandyan po yung rod, napakahirap po. So, ayun po. Ang next po na gagawin natin, ipifill lang po natin to, ilalagay. Yan. Ang pagpifill po niyan, kasi sa mga YSS at ibang shocks, meron po yan guhit. Hanggang dyan lang po yan. Yan. Dyan. Tapos, ipapump lang po ng ilang beses to na yung hangin na naipit sa loob iumangat. And then, pwede na po natin ilagay, i-clip. And then, lalagyan po ng hangin. At least, 30 PSI po ang laman ng bladder. So, hindi ko na po yung papakita kasi check nyo na lang po sa ibang videos ko kasi meron na po tayong videos na ganun. Dito, hindi na po kasi ahaba na po masyado yung videos, yung video natin. So, babalik po ako. So, ayan po. Sarado na natin, nalagyan na natin ng oil at na-load na po natin yung bladder dito po. So, ayan po may play. Ayan po siya. Napaka-smooth na. Ang ganda ng rebound oh. So, yung dumping, matigas na. Hindi na siya lugaw. O, di ba? So, next na po dito, kapit natin yung spring. So, ganito. Tapos, slide lang po natin yung spring dito. So, ayan po. Slide ko lang. Kapit na. So, buo na po itong suspension na to. So, adjust na lang tayo ng preload. Siguro, roughly from here, baka magbibigay ako ng 10 to 15. Kasi medyo malambot po spring ng ganito. So, para kahit papano, may allowance kung aangkasan niya. Okay pa rin. So, ayun po, sa mga another video naman po natapos natin. And Max, nabuhay na naman po tayo na shocks. Naayos natin. Naayos na ng iba. Inaayos po natin ulit para mas gumanda pa at mas maging maayos. So, sa mga tumatangkilig po, maraming salamat. Bago po tapusin yung video, promote ko lang po yung product ulit. LP Racing Fork Oil. Yung gamit po natin na oil. Base oil dito sa rear shocks. Titimpla pa po tayo pero ito po pinaka base oil natin. Sa front shock po, puro natin ginagamit to. Nasa pagtotono na lang po kung gaano kadami ilalagay nyo kasi mas marami po, mas mataas kompresyon, mas malaki, mas maiksi ang travel, mas konti, mas mababa kompresyon, mahaba ang travel. So ayun po, LP Racing Fork Oil sa mga nagtipid racing dyan, ito po, touring pwede po, racing, touring, daily, pwede rin po, comfort, performance, stability. So meron din po tayong LP Racing Decreaser, panglinis po ng makina, yan din po ginagamit ko dito panlinis. Sa finishing, kagaya nito, malangis pa, hugasan pa po natin yan, tsaka lilinisin pa po ng decreaser para tanggal po lahat ng oil, tsaka magmukhang bago. So, LP Racing Decreaser, tough on grease, gentle on hand. So, pampakintab naman po sa motor, LP Racing Magic Gatas. So, lahat po yan available sa Shopee, meron po yan. Search nyo lang yung product, LP Racing. Sa Facebook, available din po yan, pwede nyo po ako PM, available in wholesale and retail po yan. So, ayun po, maraming salamat. Ulitin ko, moto job po inyong lingkod, LP Racing team ko po yan, please do support. Although wala pang karera ngayon, panay track day lang. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kung natuwa po kayo sa videos ko, please do subscribe, like and share. Pahit ang notification button para ma-update po kayo sa mga bago nating videos. And then please, maraming salamat sa ulitin. Adios.